dito sa area na to is ito yung magiging kitchen, ito yung magiging kwarto namin, ito yung magiging gintana para silipin yung kaganda ng kalikasan at kung ano-ano mga lumulutang dyan sa gabi. At dito, sa wall na to ay sarado to. Sarado. Kasi minsan kasi sa pathway na yan, may naglalakad. Dyan yun. Yan yung buntok na yan. Nag-wish pa ako nung una. Tapos sabi ko, bakit ang tagal mawala? Tapos maya-maya, biglang umikot ng ikot na lang siya ganun, tapos napakatagal. Tapos maya-maya may lumabas pang isa dun sa taas. Nag-ikutan na silang dalawa. Yan yung isa sa mga mahihiwaga na na-experience namin dito sa Nueva Vizcaya. Welcome back to another episode, mga first-timers. Welcome back dito sa Nueva Vizcaya. At kararating lang natin mula Malolos, 6 hours na biyahe papunta dito. Si Mamen ang nag-drive. Dala niya yung kotse niya, nakasakay ako, si Watod, nasa Bulacan, inaayos. At nandito tayo ngayon sa ating Alitaptap Base Camp. Kuya ko yung tawag dyan. Habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin na soon ay gigisingan namin yan sa araw-araw. Bago lahat ng mangyari ang mga adventures natin ay ituturo ko muna ulit kayo kasi ilang araw din kami nawala dito at marami talaga ang nangyaring pagbabago at progress dito sa ating Alitaptap Base Camp. Let's go. Pasensya na kayo at medyo groggy ha. Galing kami ng biyahe. Mamen, napipicture mo na ang iyong magiging kwarto dito. Ang laki ng kwarto. Oo nga eh. Parang kasya kayo dito ng computer mo. Oo. Dito oh. Oo. Kasya dito. Diba? Kasya no, maluwag. Sarap naman dito. Malamig. Mahal, saan yung magiging bintana? Ito? Ito, okay, dito. At saka, ito lang. Ay, maganda pa rin yung tagus ng hangin. Excited. Ito yung magiging sala namin na kung saan ito ay magiging open pero hindi yung ganyan ka-open kasi lalagyan naman ng ganito yan at mga kung ano-ano pa mga bakal dyan. Parang malaking TV bro pag gising natin sa umaga. Andito tayo mga ganyan bro. Sa umaga nagkakape tayo habang tinitignan natin na nawawala yung kabundukan. Napakaganda niya. At magigising ka ng 2:30 ng madaling araw na nakikita mo dyan sa kabundukan yan na may parang dalawang ilaw na lumilipat-lipat sa kalawakan. Totoo, di ba? Totoo. May nakita ka dyan? May nakita ko dyan. Doon sa may tuktok party doon. Hindi siya party ng bundok, sa tuktok ng bundok. Sa tuktok mismo ng bundok. Hindi niyo pa alam yun kasi hindi pa niya nakikwento sa inyo. Pero meron talaga. Kwento mo sa maikling kwento. Parang nagising ako noon mga alas 3 ng madaling araw. Umihi ako dyan sa gilid. Ayaw, umihi ah. Ayan, tapos akala ko shooting star. Oo. May nag-wish pa ako. Dyan yun. Yan yung buntok na yan. Nag-wish pa ako nung una. Tapos sabi ko bakit ang tagal mawala. Tapos maya-maya, biglang umikot ng ikot na lang siya ganun, tapos napakatagal. Tapos maya-maya may lumabas pang isa dun sa taas. Nag-ikutan na silang dalawa. Dyan yun sa buntok na yan. Ano ba tawag sa buntok na yan? Bandang ano yan? Parang sa Quezon pa rin nata yun o parang bayumbong na yung part na yun. Yan yung isa sa mga mahihiwaga na na-experience namin dito sa Nueva Vizcaya. Kaya ganyang ka-espesyal sa amin itong lugar na to. Puno ng, hindi naman siya kababalaghan eh. Enchanting experience talaga ang madalas sa amin dito. Kung kababalaghan eh mga ano na yun. Mga tikbalang, mga siguro mga wakwak na yun at kung ano to ang mga tik-tik ganyan. Eh hindi naman. Ang nararanasan namin dito ay yung mga enchanting experiences na which is hindi na tayo natatakot kasi nga alam na natin kung sino yung nagpaparamdam sa akin palagi at sa amin. So bantay siya.
So dito naman ang magiging kwarto namin. Ipakita mo nga mahal kung gaano kataas yung height niyan para makita nila kung gaano kalaki. O yan. So ang height ni Prisha is 5'2". Tapos yan yung ceiling. Papalagyan pa namin yan. O check mo nga mahal, pahawa nga mahal. Mataas din. Oh, mataas pa rin, no. Ang height ko kasi is 5'9 and a half. Malapit na ako mag 5'10. Pero parang 5'9, parang ganyan. Pag nilagyan ang ceiling, may headroom pa rin na maayos. So malaki yung... Ay, hindi! Pag nilagyan ng kwarto to na yung ano, queen size bed. Oo. Gusto mo nga king size pa eh. Eh, hindi na magkakasya yun dito. Hindi na. Aircon. Wow, aircon. Television. At kung hindi namin na hindi maglalagay tayo dito TV dito mamen, pero yung TV is parang pang dito sa recreational area natin. Ito yung magiging kwarto namin, ito yung magiging bintana para silipin yung kaganda ng kalikasan at kung ano-ano mga lumulutang diyan sa gabi. At dito sa wall na to ay sarado, to sarado kasi minsan kasi sa pathway na yan naglalakad. At dito rin yung isang bintana namin para syempre baka para matanaw din namin kung sino yung mga dumadating. Dito ba ako mag-edit sa labas? Huwag ko nang dalhin dyan sa loob yung trabaho, no? Dito na lang ako sa labas. Kaso ang problema ko kapag nag-edit ako dito sa labas at mapuyat ako eh bukas to. Hindi, okay lang. Okay lang. Hindi naman ako natatakot. Saan tayo maglalagay ng TV'ng malaki? Ah, dito na rin mismo. O, maglalagay kami ng, hindi naman agad-agad ah, maglalagay kami dyan ng mga, ganang, ilang exist ba? 60 inches na TV. Sige. Paano mo? Hindi, bibili namin TV, yung mga tipo, mga TCL, mga Devant, ganyan, para kaya kapag nagka-budget pa, hindi ganun ka, alam. Gagawin kasi namin itong parang recreational area na kubo, na kung saan eh, pahingahan talaga. Tapos, dapat tayo maglalagay ng mga beanbags dito. Diyan yung sa pakuay. Hindi, dapat doon yata yung TV ah. Tapos dito, ibukas. Ito yung sinasabi sa inyo na posibleng in time eh madugtungan. Mangyari yan ito. Hanggang doon niya. Pwede natin patayuan ng ano. Siguro gawa tayo yung mga ribulto natin isa isa, no? Tapos lahat ng bisita natin, sasamba muna. Bago makarating kay JM. Hihimas muna, hihimas. Ayan, nagawa na rin ni Kuya ang hagdanan dito na kung saan eh napakaluwag, napakalapad, safe akyatan. May hawakan na rin naman eh. Hindi na kailangan hawakan kasi ito na rin mismo yung hawakan, oh. Oo, pagkapakit. Ito na rin mismo. Loko. <Wal. laughs> Ngayon, anong pakiramdam na yung kubo natin na alam mo ang budget natin dati? Magkano? Sabi natin? 50. Ngayon, 50 ang? Ang? Natira. Wala na! 50 pesos? 50 pesos! Hindi, sa abot na makakaya namin, sabi nga namin, basta malipatan na namin to at save na yung tulugan namin sa taas is unti-unti na kami, lilipat na kami dito at tutulong na rin kami sa pag-unlad ng ekonomiya ng Nueva Vizca. Hindi, sa pag ano, sa pag tutulong na rin kami sa pag-aayos nito unti-unti. Kumbaga, hindi naman isang bagsakan din. Kasi syempre, iba pa rin yung kahit paano meron tayong touch sa titirahan natin. Diba? Ayan, may isang hollow blocks dito na naka-ano sa ilalim kasi ito yung tambak, magiging tambak dito sa ilalim na sisementohan ng buo yan hanggang dito. Kasi ang goal nga dito sa ilalim na to is dito ilalagay yung store ng mga native products, mga camping gear, eh dito lahat yon. Dito sa area na to is ito yung magiging kitchen. Meron kaming outdoor lutuan dito na itatayo. Diyan lalagyan ng poso. Sama na yung poso? Yeah. Ito dito mismo? Dito daw yung poso. Kasi tatambakan pa yan. Papatambakan ng lupa yan na magpapantay. So, lalapad. And then, ang pinakamahalaga dito, pag nalagyan na ng sidings yung mga tagiliran ng mga kwarto sa taas, kumbaga okay na yung taas, isang isusurdo namin is ito na. Since na parang creek yan, walang tubig yan kasi summer, ay nagkakatubig yan kapag tag-ulan. So, ang gagawin namin dito, ay kailangan namin palagyan dito, pa-hollow blocks yan.
mula doon, Arrow Blocks, hanggang sa marating yun doon. Para matibay at ipapantay talaga yung lupa dyan. Para if ever na umulan man, eh hindi matupok yung lupa. So hanggang sa pagdating ng panahon na nakalipat na kami dito at unti-unti kami may ipapagawa na kung ano-anong pwedeng idagdag dito sa Alitatap Base Camp, eh isa at isa lang ang gagawa nun, si Kuya Sanchi lang. Yung init ng Bulacan, pagdating namin dito, papunta ng Nueva Vizcaya kanina, ramdam din hanggang dito. Pero 6:45 ng gabi, ay dumarating na ulit yung malamig na simoy ng hangin. Nagluluto lang ako ng hapunan namin. Actually, nilagay na kanina, sinigang na baboy. Iinitin ko lang, tapos lalagyan ko ng gulay. Ramdam na ramdam yung diferensya ng buhay sa syudad kaysa dito. Iba yung grind ng araw-araw sa syudad. Parang 3 days, 4 days kami nandun. Diba? Naramdaman namin ulit yung pagiging busy na hindi ka naman busy. Pero parang laging yung pakiramdam mo parang lagi kang pressured na parang laging on the rush lahat ng mga bagay-bagay. Napag-gambing ko lang talaga yung buhay sa syudad at buhay dito sa probinsya. Masarap sa probinsya. Pero paminsan-minsan, kailangan din natin pumunta ng syudad. Tulad ng ginawa natin na meet and greet doon sa convention center. Talaga naman. Ano to? Alitaptap ba to? Bubuyog. Bubuyog. Oh, bubuyog base ka. Ang ano ganda. Yan? Nagalaw yan, mahal. Ha? Pagpipindutin mo doon. Ah, nagbibling-bling siya. Oh, Shopee Gaming. Pero ang ganda, oh. Nakaka-relax ba tignan. Pero kung malayo, mukha naman siyang alitap. Pwede ba tayo maglagay ng maraming-maraming ganito? Pag na okay. Natapos yung... Maray ko lang kasi kung talagang gagana siya. Solar kasi yan, no? Solar. Powered by solar. Hindi na marami agad. Shopee lang, testing waters ang tawag dyan. Pag maganda siya, edi order tayo ng marami, hindi naman kasi yan makakonsumo ng electricity kasi lahat naman yun solar. Yung idea na ang Alitatap Base Camp sa gabi ay maliwanag, mangyayari yun. Ay nag-iisang kubo dito sa Solano at sa barangay na to, sa Bagahabag, alam nyo naman to kasi nasa mapa to, ay ito ang nag-iisang kubo na nagliliwanag at nagdiningding sa gabi dahil nga yun nga ang tema natin, yung Alitaptap Base Camp. Nakaka-excite. Good morning, Alitaptappers. Good morning. Good morning, Madam Prisha. Good morning. Anong lulutuin natin? Wala pa. Hindi naman tayo magluluto eh. Iinitin ko lang yung mga tirang ulam kahapon. Luluto. O may mga initin naman. Diba? Ay, kumabo. Bakit? Hindi makapag-van life. Wala si Waton. Ay, hindi ah. Meron akong iniisip na... May iniisip ako na pwedeng gawin mamaya, bro. Ano? Gusto ko i-challenge yung sarili ko. Alam mo kung ano? Ano ko rin? Noon ko pa siya gustong gawin. Kahit nawala naman si Watod, makakapag-camping pa rin tayo, bro. Kahit yung L300 yung gagamitin ko. Kasi dati, ang bala kong gawin, mag-stealth camping ako sa kung saan-saan na hindi ako mabubuking na nagka-camping ako sa parking lot o kung saan-saan lugar man na mga matao, yung hindi ba masisita. Since na yung camper ba natin, nirarap ngayon sa Malolos, wala tayong camper van dito. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong camper van, hindi na tayo makakapag-camping. Gagawin ko na, bro. L300 yung gagamitin ko. Magsi-stealth camping tayo next episode. Mamayang gabi yun, mamaya kung gagawin gabi,
magluluto sa loob ng L300, dun matutulog. Ang goal, ang challenge, dapat walang makaalam na merong tao sa loob ng van na nagluluto at nagka-camping. Pag naitawid ko yung magdamag na walang nanita sa atin, success yung start camping. Pero pag tayo nasilip at na sita tayo, fail. Fail camping, oo. Hindi ko pa alam kung saan eh. Ganito pa pag nasusunog. Ano may papayo mo ngayon sa mga tao, lalo na sa mga mahilig mag-camping na sobrang init ng panahon sobrang kasi may heat wave eh. Delikado. Ayan ha. Paalala lang po sa inyo guys ha. Paglalabas po kayo ng bahay, mag-inom po kayo ng maraming tubig ha. Tapos, huwag niyo po kalimutan magdala po ng payong. Pag po kayo ay camper, ay dapat po nagpapayong po kayo pag mainit po ha. Mag-iingat po kayo palagi guys ha. Mamaya, lalabas muna ako. Mamaya, pera muna ako ng storm mo. Oo, pwede. Ng kotse mo ha. Gamitin mo lang sa atin yan. Oo, sige. Pumunta ako ng Bagahabag. Bagabag. Meron kasing Bagahabag tsaka Bagabag dito. Pumunta ako ng Bagabag kasi ang sabi sa akin ni So Guys, eh meron may mga Japan surplus na mga shop dito. Yung mga gamit ba, mga second hand na gamit ng mga bahay galing Japan na inuuwi dito. Japan surplus shop nga eh. Bibisitahin ko kasi gusto kong maghanap ng something na magagamit ko sa camping. Sa mga hindi pa nakakaalam, sobrang fan ako ng mga antique na mga gamit. Yung mga second hand. For example, may pinggan na maganda galing Japan surplus. Yun yung gusto ko, yun yung interest ko. Kumbaga, meron naman tayong choice kung bibili ako ng bago online. Pero mas gusto ko yung ganun na gamit na. Yung mga tipong yung gumamit nung pinggan na yon o mga baso na yon eh patay na. Mga ganun. Yung mga tipong lahat ng mga nagmamay-ari nung ginagamit ko sa camping eh mga sumakabilang buhay na sa yun talaga yung interest ko kaya tignan niyo yung mga gamit ko, hindi ako basta-basta namimili ng mga modernong mga gamit. Kahit hindi pa ako nagka-camping nun, ang dami kong gamit sa bahay ng mga gamit parang antik na mga militar na lagayan ng tubig. Ganun talaga eh nagkaroon ako ng interest. Nasabi eh marami daw dito sa surplus sa mga Japan surplus dito sa Bagabag na mga camping gear na pwedeng gamitin. Siguro hanap-hanap tayo. Tingin-tingin tayo, mami. Ikot-ikot tayo. Hindi mapipigilan ang pagbablog ko kahit wala si Watod. Ganyan na vlogger. Ganyan ang vlogger. Walang pipigil, hindi pwedeng malimitahan. Si Boy P makakapag-vlog kahit wala si Watod. Si Watod hindi makakaalis yun kung wala si Boy P. At hindi natin ikakahon ang sarili natin na matitigil ang mundo natin sa mundo ng vlogging kung wala si Watod. May L300, andiyan si Storm, may mga motor. At sabi ni Mama yun, pwede doon maglakad. Ay, hindi ko gagawin yung lakad. Ba't ako maglalakad? Ay, in time talaga, bro. Marami kami mga pinag-uusapan dito. Since na hindi kami nagpapakahon sa mga gusto namin gawin. Eh, dadating yung time na mag-aeroplano kami, pupunta kami ng Mindanao. Mauna muna ako sa Mindanao, ha? Hindi ko muna maisasama to. Kasi marami pang gustong gawin dito at walang kasama yung nanay niya. Ako muna. And then, si JM, ang pinto. Si So Guys, ang pinto. Para makapunta ikaw, kayo, ng Mindanao. May magandang balita na ako narinig. Nakarating sa akin. Na si So Guys ay magkaka-every wago na. Saan siya bibili? Sa Davao. Yan. At pag nasa Davao tayo, wala tayong ibang choice kundi i-drive ang every wagon ni So Guys from Mindanao going back to Luzon. Mm. At sa tingin mo ba, papahig ako na dire-diretso lang ang uwi natin? Hindi! Kung ano yung mga magagandang pinuntahan ko dati, idadaan ko kayo lahat doon. So mag-enjoy kayo. Yun ang inaabangan namin. At alam mo kung sino ang magdadrive? Sino? Ay di yung may-ari. Abay, pahinga-pahinga din. Sipag mo ah. Walang makakapigil sa akin. Grind lang ng grind. Ilang naman ang malaga sa isang tao. Kailangan, kung may gusto ka, pagsikapan mo. Ayos talaga yan. Minsan,
Ako rin yung may mga napupulot na mga aral kay Mamin eh. Sarap ng ganyang kasama. Lagi yung may kabuluhan. Lahat ng... Hindi, mas marami kaming kalokohan kasi may kabuluhan. Kagagaling ko lang ng palengke at bumili na ako dito ng mga screw na kakailangan ni Kuya Sanchi. Dahil ngayong araw na to, alis tayo ha, saglit lang. Kakabit na siya ng mga pader sa taas. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa itong inaakit yung mga tabla. Siya na nakakalam yan. Wala tayong alam sa kanya. Let's go. Kuya Sanji! Ito na ang iyong mga pangangailangan. 400 pieces na itim na screw. At 20 paraso na text screw ang tawag dito. O saan mo ba isasuggest kuya yung TV? Or dito? O dito? Yung TV? Oo. Pampayan? Saan sa? Abang lang. Ah, sa ilalim? Oo, pwede rin. Ako naman, ang inaabangan ko is itong nyug. Kapag namunga yan, mag-YouTube ako. Pag-aaralan ko kung paano mag-harvest ng tuba. Di ba? May idea ako sa paano mag-ano ng tuba eh. Basta antayin ko lang yung blaklak dyan. Puno ko yan, tubaan ko yan. In time, magkakaroon tayo ng inuming tuba dito. Ano lang naman yun, hindi naman minamadali yun. Sinatsaga lang yun ng papatak-patak. Pero once na nakuha mo na yun, kaya mamulaklak ka na. Para tuloy-tuloy ang ligaya natin dito. Nakakabis mag-drive ng manual. Let's go. Kotse to ni Mamen, hinira muna natin. Punta tayo ng bagahabag na, bagahabag na ngayon. At magliwala-uliwala muna kami dalawa ni Felicia. Itong lakad na to ay gala lang talaga to. At magtitingin-tingin tayo doon ng mga surplus items na posible nating mapakinabangan sa ating pagka-camping. Kaya nag-enjoy ka? Sa kotse ni Mamen? Oo. Oo, manual eh. Ay, alam mo ba kung paano mag-drive ang taong takot humawak na ibang bagay, yung takot sa germs, pero nakapalam mo ka na gumagamit ng kotse ng hindi kanyang kotse. Meron na mag-drive. Harte. Pero makapal yung mukha kasi nakikigamit ka ng hindi kotse. Maganda mag-cambio. Kapalam mo ka. So guys, akala ko surplusan dito, hindi pala. Hindi, ano yan, brand new lahat yan, parang Super 11. Saan yung surplusan? Surplus lang. Mga Japan-Japan. Sa may likod ng... Nalagpas na lang ang bypass, pagkakanan. Sunod-sunod mo daw dito yung mga surplusan. Ay, nakita na kami, first surplusan. Ay, may mga tumblers. Mga lutuan ng mga kaldero. Let's go. Man, marami pa tayong pupuntahan. Kaya nga, titingin-tingin nga tayo. Actually, si Sao guys ang nagbigay sa amin ng tip na dito sa mula Bagabag going to anong bayan yun? Bago ka dumating ng Ifugao, sunod-sunod daw talaga dito yung mga shops ng mga surplusan. Uy, tumalo. Ito yung magagandang ano. Na ano? Sa camping, mga kainan ba? Titingin din tayo ng ibang mga item na maliliit na pwede nating dalhin sa ating pagka-camping. Puro stainless mo ito, no? Stainless, oh. Happiness. Meron pa dyan? Teka lang, dito muna ako. Saglit lang. Hindi ko alam mo nung... Ayun, oh. Ito. Hindi pa pwede itong plastic. Ayan, ito. Ito. Kuha ng mga sandwich ba? Parang pang shot to. Ayun, ah. Binibigyan ko kayo ng tip kung paano makakatipid pagdating sa camping kasi ang... Pag van life talaga, hindi ganun yun kadali pasukin. I mean, sa simula, magastos talaga. Matipid ang buhay sa pag van life kapag ikaw ay nakabuo na ng camper van. Pero the first day na magsisimula kang bubuo ng iyong camper van, mapapagastos ka talaga ng sobra dyan. Kumbaga, pag nabuo na yung camper van mo, saka mo na mararamdaman yung tipid ng pagta-travel ninyo. Pang-militar? O hindi na siguro yung ganito? Talagang bowl lang, no? Ang daming pagpipili ang mga non-sticky, ano yun na? Kailangan natin to. Kasi pag nagpiprito tayo, hirapan na rin ako dun sa prituhan natin. Ayun, pag isa. Pag magluluto ako, nangyari ng pinawala ko. Kaso walang takip, no? Wala. Sayang, may takip sa akin. Mas malaki na dito. Mas malaki na dyan. Kasi kung pang alitap-tap naman, malaki na. Kasi marami tayo. Ayun, no? Iba yung presyuhan nila dito.
mura dito. Ah, pwedeng kanin dito? Ah, pwedeng kanin. Non-stick yun, sir. Non-stick. Tapos pwede mo prituhan. Oh, that's right. Pwede mo lutuan ng... Parang all-purpose lutuan. O, ikaw mag-decide. Parang alitap-tap. Ito yung lutuan na parang all in one. Pwedeng sigangan, may sabaw, kanin, at pwede pag deep fry yan. Ito yung sa akin. Wala ka na sa mundo, buhay pa to. So magagamit pa to ng mga kapwa-apuha natin. Hindi, binubudol mo na naman ako. Yes, mahal, sama ka. Punta tayo sa ganito, tingin-tingin lang. Tingin-tingin mo eh. Libo ah. Budol. Uwi na ba tayo? Mayroon pang iba doon ah. Hindi, next time na yun ha. Next time na man. Hindi kasi, ang mura kasi. Ikaw ba? Gusto mo na bang umuwi? Hindi pa naman, budol ka lang eh. Ito, bibili lang ka ng pambili. Ano? Hindi ka napapaload. Huwag kang mag-ala, sagot kita. Mountain Dew lang pala eh. Load pati! Load lang din pala eh. Budol.